natin ang pagdikit ng pangalan niya sa first family. Nasabi niya sa akin, alam mo naman, ayoko na madidikit yung pangalan sa first family. Tapos, yung tungkol sa kaso niya. Pinulap mo buong mundo sa angas mong nag-aapoy. Dugong nananalaytay, kayong manggilahing Pinoy. Ang presko mo, ang yabang mo, pero super astig mo. Francis, Leo, Marcos, Labuyo, ka pa ang anghang. Kakakiting ko na po siya. Ready na po ba kayo? Ito pong si MCM ay meron pong sasabihin sa ating napaka-importante. Kuya Orlando, mamaya na po. Pasensya na po. Mamaya po, papakiting ko po kayo. Okay, Madam MCM, i-live ko na po kayo. Yan. Magandang araw sa iyo, iho. Magandang araw. Hello po, Madam MCM. Magandang araw po sa lahat. Hello po. Yan. Hindi ako makapag-shoutout kasi cellphone lang gamit. Wala ako sa YT. Apo. Oo. Nasa ano lang si Madam MCM? Nasa StreamYard app lang siya. Nandun lang siya sa website. Yeah. Oo, yun. Paano kung umpisahan to yung may dumating sa aking letter? Yun. Gusto ko muna bumati sa inyong lahat na nandyan sa baba. Hindi ko kayo nakikita kasi kapag umakyat kayo sa StreamYard, hindi, wala kayong nakikita na yung mga ano. Kaya shoutout na lang po, mega shoutout na lang po sa lahat ng ating supporter. At sana po nandito po ang ating mga defender, vloggers, and supporters. Ayan po. Isa, yung letter from Francis. Sana po nakikinig po ang ating mga defender vloggers, especially ang letter na natanggap ko, na email ko natanggap is from yung ating iniidolo. Tapos pinaraan sa kanyang sekretarya na kilala natin si Sekyama. At yun po ay in-screenshot po, pinicturean po sa akin ni Sekyama. At nandito po sa cellphone ko yun. Sana po, respetuhin nyo po, humihingi po ako ng konting respeto. Yung konting respeto pong iyon, kung maaari po, dagdagan po natin ng konti pa. Na ang nilalaman po noong sulat na iyon ay tungkol po sa mga defender, tungkol po sa mga vlogger. Alam ko napakahirap sa inyo na gumawa ng content. Alam ko na mahirap sa inyo na humanap kung ano ang susunod natin na content para kay na ipapalit natin sa ating iniidolo, sa ating hindi na natin mabubura ang ating pandemic hero. Kaya lang po, medyo nalalagay po kasi sa alanganin ang mga title na ibinibigay natin sa ating mga kinokontent. Isa lang po ang hinihiling niya sa atin o sa akin ay pinapakiusap niya, na ako na mismo ang nakikiusap sa inyo na maaari at na humihingi ng awa sa inyo na ang unang-unang wag i-content ang first family. Kahit naman po noong nasa labas pa siya, yan po ang sinasabi niya. Huwag idamay ang first family. Ako na po ang nagmamakaawa sa vloggers na humana po kayo. Kung wala po kayong maikontent, ako na po ang magbibigay ng magandang maikokontent ninyo. Huwag na lang po nating idamay ang first family. Yun po ang inihiling niya sa akin na sabihin ko sa inyo.
Ako na po ang nagmamakaawa sa inyo. Na tama na po. May mga vloggers po dyan na hindi pa rin tumitigil. Na pagkukontent at paghahalukay sa pagkataon niya. Na meron naman po siyang sulat na iniwan sa atin, na ibinigay sa atin through Tekyama, na sa paglabas niya, siya mismo sa sarili niya, ang maglalabas ng pawang katotohanan lamang. Kaya ako, iyon po ay nirerespeto ko po bilang malapit sa puso ko. Kaya sa mga vloggers, please lang po, tigilan na po natin ang paghahalukay sa baol. Na paghahalukay, iyon po ang pinapakiusap niya sa akin dahil hindi na po yata, may mga vloggers po dyan na hindi na mapakiusapan. Kaya siguro po, ayaw niya na ako madamay. Pero humingi na siya sa akin na ate, yung mga vloggers, please, tama na po yung pagkataon niya. Unang-una po yung first lady, yung first family, tapos yung sa kaso niya, tapos yung pagkataon niya, tapos po yung tungkol doon sa kay pastor, tama na po. Kasi po siya ang nahihirapan sa bawat vlog na ginagawa natin. Alam ko opinion niyo po iyon. Hindi ko po sinasaklawan yon. Pero ako na po ang nakikiusap sa inyo. Parang awa niyo na po. Gumawa muna po tayo na ibang content na hindi siya kasama. Maging masaya muna po tayo. Kasi nahihirapan din po siya eh. Ayokong magalit, pero nakikiusap po ako sa inyo. Nakikiusap po ako sa inyo. Ayokong magalit, ayokong umiyak, pero ako na po ang nakikiusap sa inyo. Bilang atin ninyo. Bilang atin ninyong lahat. Defenders, vloggers, please. Iwasan po natin ang pagkukontent sa kanya. Unang-una, ang pagdikit ng pangalan sa first lady, sa first family, sa kaso niya, pagkataon niya, at kay pastor. Dahil po ang sinabi niya po sa sulat niya sa akin, siya po ang maglilinis noon, siya po ang magpapaliwanag noon. Respetuhin na po lang natin yun. Kung talaga po iniidolo natin siya, kung talaga pong hinahangaan natin siya, irespeto po natin yung kagustuhan niya. Dahil ayaw niya po akong madamay dito, pero first time niyang nakiusap. Through Sekyama, sumulat siya, tapos kay Sekyama sabihin sa akin, kaya yung picture ni Sekyama kanina, dali-dali na po akong umuwi galing sa trabaho, na kung sino mga naka-live, sinasabi ko po na may sasabihin ako, may announcement ako. Iyon po yun, yung sulat niya po sa akin. Hindi niya po ako susulatan. Kaya lang, nasasaktan na siya. Nahihirapan na siya. Tayo po, sa ating mga... Pasensya na po kayo, pero sasabihin ko lang sa inyo ang totoo. Sa ating mga bawat title, alam ko ang journalism. I know the ethic of our journalism. Kailangan sa halip na nahuli, ang sasabihin natin bog. Alam ko yung mga words na ganun po. Because graduate po ako ng journalism. Pero sa bawat ginagawa nating vlog na paghuhukay ng pagkataon niya at pagdidikit ng pangalan niya sa first family, hindi po nakakabuti sa kaso niya. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, hindi po nakakabuti sa kaso niya. Na sana kasama na natin siya ngayon. Pero dahil daan sa mga patuloy
na naghahalungkat at naghuhukay. Naghuhukay na kung ano siya, kung ano ang pagkatao niya, ano ang relasyon niya sa first family dahil sa paghuhukay po na yan. Nadidelay ang kanyang paglabas. Maawa na po kayo sa kanya. Ako na po humihingi ng awa sa inyo. Maawa na po kayo sa kanya. Irespeto niyo po yung privacy niya. Irespeto niyo po yung pagkatao niya. Kung mahal niyo po siya talaga, irerespeto po natin yun. Tulad ng pagrespeto ko at tulad ng pagwawalang... How could I say that? Tulad ng pagrespeto ko, nasabi niya manahimik lang ako. Kaya ako, kasama niyo ako, naghihintay lang din po ako. Nagtitiis lang din po ako. Wala pa akong ginawa kung hindi ipagdasal. Dahil sa iisang vlog at dahil sa iisang title na iyon, nadidiin. Tama na po. Ako na po nakikiusap sa inyo na sana sa kapwa vlogger po, sa kapwa defenders po, makarating po ito. Tama na po yung pag-uusap sa kanya. Hindi ko po ini-expect na iniiwasan ko po yung sumulat sa kanya, makarating yung sulat ko sa kanya, at siya rin po ganun. Nag-iiwasan po kaming dalawa ngayon. Dahil alam po namin na hindi makakabuti. Pero dahil lang doon sa isang title natin, napapatagal po siya eh. Nahalungkat na nahalungkat. Yun po ang unang ano, hindi po ako marunong sa gadget kaya cellphone lang po yung gamit ko ngayon. Pero gusto ko po sana ipakita sa inyo yung email sa akin ni Sekiyama, yung sulat po para na naka-address po sa akin. Na yun lang po na ipakiusap ko natin ang pagdikit ng pangalan niya sa first family. Nasabi niya sa akin, alam mo naman ayoko na madidikit yung pangalan sa first family. Tapos yung tungkol sa kaso niya. Tapos yung tungkol sa pagkatao niya. Tapos yung tungkol kay Pastor Jam. Iyan pong apat na yan. Ang sabi niya sa akin, lilinisin ko yan. Aayusin ko yan. Paglabas ko, sabi ko sa kanya, ayusin at ipaliwanag na mabuti sa iyo. Tutulungan kita sa mga vloggers mo, sa atin, sa lahat, sa mga defenders, supporters. And he said, yes. Sabi niya, kaya ko to. Kaya yun lang po ang hinihiling ko sa inyo. Tigilan nyo na po yung pagbablog ng ano, nakasama ang first family. Wala pong kinalaman dito ang first family. Hayaan na po natin siya dahil lagi lang po ang nadidiin siya. Dahil lang po doon sa less than 3 minutes or 5 minutes, less than 5 minutes na ating yung ibibigay sa ating mga supporters, sa ating viewers, naiintindihan ko po kayo, kailangan nyo po ng views, kailangan nyo po ng subscriber, kailangan nyo po ng ganito, ng ganyan. Marami po tayong nagtutulong-tulong para sa mga ganyan. Pero please po, huwag nyo na pong idikit yung pangalan ni Francis Leo Marcos. Kung talagang hinahangaan nyo siya, kung talagang mahal nyo siya, tigilan nyo na po yung pagbablog ng apat na sinabi ko sa inyo. Yun ang ilang letter niya kay Sekiyama na sinabi niya sa akin, na pinicture niya sa akin, na ang sabi ni Sekiyama, Mami, ikaw na mag-deliver daw nito kasi nasa address, naka-address po sa akin yun. Tama na po. Hindi natin, kung totoong ang pagmamahal nyo kay Francis is yung patunayan po natin ngayon, defenders, vloggers,
supporters, patunayan natin ngayon na kaya nating maging masaya kahit hindi siya ang content. Patunayan nyo mga vloggers na magagaling kayo at may isip. Meron kayong talino na mag-vlog na hindi siya kasama. Yun lang po. Tapos ngayon, pag uwi niya, pagbalik niya, paglabas niya po, tuloy ang ligaya, tuloy ang saya natin. Pero sa panahong ito, hindi po makakabuti kasi sa kanya. Hindi po ang sinasabi namin lahat sa inyo. Hindi po nakakabuti na dapat na nasa labas na siya, ang dami pa rin. Ang dami pa rin katanungan dahil sa mga nilalagay natin, ine-expose natin. Sana po makarating po ito sa isang alam kong nagba-vlog sa kanya, bihira ko po 'yun mapuntahan. Ayoko magbanggit ng pangalan pero sana po makarating po ito kung sino po sana ang malapit kay Roman Carino, makarating po ito sa kanya. Tama na po muna. Hindi ko po sinasabing stop na. Kung hindi, sa ngayon lang po, nakikiusap po ako. Ako na po nagmamakaawa sa inyo. Tama na po muna ang pagbablog, paghuhukay ng pagkataon niya, at pagdedikit ng pangalan niya sa first family, yung tungkol sa kaso niya, tungkol kay Pastor, yun po, apat po iyon. Yun lang po hinihingi niya sa akin, na ako daw po ang magsabi sa inyo. Kaya ako rin po nakikisap, nagmamakaawa na po ako sa inyo. Tama na po. Tama na po pagbanggit ng pangalan niya. Banggitin na natin siya pag nasa labas na siya. Yung makakalaban na siya. Ngayon, wala siyang kalaban-laban. Kung ano man yung i-vlog nyo, kung ano man po yung title nyo, hindi niya masagot yun dahil hindi niya alam. Ano ang isasagot na isang tao na hindi niya napapanood ang buong ibinablog nyo? Ang buong 3 minutes or less than 5 minutes. Yung binablog nyo po na yon, hindi niya naman napapanood. Paano niya ipaglalaban yung sarili niya? Paano niya i-justify yung sarili niya doon sa mga prosecution? Hindi niya kaya. Kasi wala namang cellphone. Letter lang po na hindi ko ine-expect. Sa unang pagkakataong susulatan niya ako, iyon pa ang hihilingin niya sa akin na napakahirap din para sa akin dahil lahat kayo iniikot ko, dahil lahat kayo ginawa kong pamilya, tinanggap ko sa puso ko na pamilya ko kayo. Kayo ang extension ng pamilya ko dahil wala akong pamilya dito. Pero yun lang po, maging masaya tayo kung ano ang content natin. Marami tayong dapat i-content. Marami tayong maiyoko-content. Pero yung apat na hinihiling niyang yun, parang awaan nyo na po. Tama na. Para makasama na po natin siya. Kasi marami nanonood, marami po nag-i-spy dyan. Maraming nanonood dyan. Marami pong nanonood dyan na ganun po yung sinasabi. Kaya, please lang sana magkaroon tayo ng ibang ano, magkaroon tayo ng ibang content. Hindi puro yun, hindi puro siya, hindi yung huhalo kayo natin, hindi yung mag-iimbestiga tayo, hindi tayo investigador, pabayaan na natin, nasa korte na yan eh. Yun lang, please lang.
support Evelyn. Please support Evelyn, no? One love. Mahal ka ng Pinoy Francis Leo.